Okay, hi. So, welcome dito sa lesson 9. So, ang pag-aaralan natin sa lesson 9 is tungkol sa mga adjective of preferences. Okay. So, meron tayo ditong Ski, Kirai, Jozu, and Heta. So, itong mga to is mga adjective siya na preferences natin. Yung ibig sabihin ng Ski is like, and for the Kirai is dislike. Dislike or hate. No? So, dislike or hate. Then, Jozu is for good at, magaling sa, skillful. Then, Heta naman is unskillful or bad at hindi siya magaling. Or these adjectives is used when talking about like, dislike, good, and bad at about things. Kung saan, ano yung mga bagay na gusto mo, ano yung mga bagay na ayaw mo, ano yung mga bagay na magaling ka at palpak ka. Ayan. No, mahina ka. So, itong mga adjective na to. Now, paano siya gamitin? Okay? So, ito po yung ano niya, pattern niya. Okay, so yung pattern natin, noun wa. So, yung noun natin dito, siya yung bibigay mo as your topic. Kung sino yung pinag-uusapan. No? Kung sino yung pinag-uusapan. So, dito, person na lang dito lagay natin. Person. Kung sino yung pinag-uusapan. Followed by, yung particle natin dito, yung ilalagay natin sa particle ga, sila yung mga noun or yung mga bagay na gusto, hindi gusto, magaling at hindi magaling. Now, kapag affirmative naman, this yung gagamitin natin. Na? So, yung tao, tapos yung mga bagay na gusto, hindi gusto, magaling at hindi magaling. Then sa huling ano natin sentence is des yung ilalagay. Okay pa? Now. Okay. Dito naman sa baba, kapag negative naman siya, ang ibig sabihin ng jari masen ay ski jari masen, hindi gusto. Gusto. Kirai jari masen, Jozu janai des, Jozu jari masen, Hita jari masen. So itong mga to sa so kapag negative sentence naman. So, ang mas madalas okay. Na ginagamit dito is yung Ski janai desu and Jozu janai desu. Ski ja arimasen, Jozu ja arimasen. So, itong Jozu saka Ski, ang mas madalas or mas maraming pagkakataon na ginagamit siya sa negative. Okay, now, kapag negative sentence yung gagamitin mo, so, yung mga things na ayaw mo is particle wa yung gagamitin mo. So, same pa rin. So, tao dito. Person. Then, dito naman is yung mga things na hindi mo siya gusto. Na hindi ka magaling. So, wala pong problema kung magdo-double particle wa ka dito. It's either jarimasen or janaydes. So, yung ibig sabihin niyan ay negative nito mga tao. So, yan yung pattern natin ha. Yung tao. Tapos yung mga bagay na gusto at hindi gusto. Gusto. So, des kapag affirmative, jarimasen, or janai des kapag negative. Okay? Now, so, tingnan natin example natin. Noun wa, nani-nani ga, nani-nani des. Nani-nani wa, jarimasen. So, dito, parehas na siya ang ilagay natin dito is yung things natin or yung object. So, let we call object siya. Ha? Okay. Okay? So, dito also. So, dito sa negative form, tinagal ko na yung person. So, diretsa na agad tayo sa object kung negative sentence. Okay, so example natin dito. Na? Okay, so yung ipapasok natin dito, yung mga adjective natin. Yung ski, kirai, jozu, hita. Ganon din dito. Ski, kirai, jozu, hita. And negative siya kasi naka-particle wa. Example natin, so I like soccer. I like soccer. So, yung bagay na gusto natin dito is saka. So, that's why siya yung magkakaroon ng particle ga. So, we use the particle ga to mark the noun na preferences natin. Like, gusto. No? Hi. Watashi wa saka ga suki desu. Watashi wa saka ga suki desu. Ayan. So, particle ga po yung gagamitin natin. Now, so, let's try to use the negative sentence. So, I don't like sumo.
Okay? I don't like sumo. Watashi wa sumo wa suki ja arimasen. Sumo wa suki janai desu. Ayan. So, particle wa po para sa negative expression. So, kung mapapansin mo, kontra ano sila? Contrasting sila. So, gusto mo ang soccer, ayaw ko ng sumo. So, kapag ang essence ng iyong sentence ay may kontra, so, sa negative sentence, magkakaroon siya ng particle wa. Eto, I like dancing. Okay. Na? So, I like dancing. Watashi wa dansu nga suki desu. Watashi wa dansu nga suki desu. So, I don't like basketball. Hai. Basketoboro wa suki ja arimasen. Basketoboro wa suki ja arimasen. Or yung isang term natin na suki janai desu. Basketoboro wa suki janai desu. Okay. So, ito. So, yung paggamit ng janai, yung negative. So, I don't like soccer. Pwede mo sabihin, saka nga, suki ja arimasen. Or saka wa suki janai desu. So, malin. So, kapag wala namang contrasting na nangyayari, so, pwede mo sabihin na kasi ginagamit mo si wa kapag meron kang contrasting na nangyayari. Sabihin, for example, gusto mo ba ng sports? Yes, I like sports. What sports do you like? Ang sports na gusto ko, I like basketball. I don't like soccer. So, sa ganun pagkakataon, kapag negative expression, so, particle wa gagamitin mo. But, kapag single sentence lang, wala ka naman pinagkocontra or wala kang minemention na iba, pwede mo sabihin yung watashi wa saka ga suki ja arimasen. Na? Now, kung merong contrasting na mangyayari, so, doon ka gagamit ng particle wa. So, ang ibig sabihin, kapag negative sentence, dalawa yung pwede mong gamitin. Kaya lang, nag-iiba yung essence niya kapag naging particle wa. So, merong contrasting na nakapaloob doon. I don't like singing. So, watashi wa utanga suki ja arimasen. Or, suki janai desu. Suki ja arimasen. Watashi wa utanga suki ja arimasen. Or, suki janai desu.